Mga kabrods, no, ito pong Hinebra ay namimili na rin ng mga big man, mga kabrods, kung sino nga ang ipapalit dito nila kay si Sten. Isa nga po sa mga option dito ng Barangay Hinebra San Miguel ay ito pong si JP Eram. Yes, mga kabrods, kasi nga kung mapapansin nyo, ito pong Barangay Hinebra San Miguel ay nage-experiment na ito, kung saan nakuha nila itong si Sten, kung saan hindi masyadong nag-click sa ilalim, mga kabrods. Pero ito pong si Poy Eram ang isa nga po sa mga gusto ni Coach Tim Cone, kasi nga may tira pa ito sa labas, at kung sa ganun ay big man pa ito, mga kabrods, 6'8" big man at may tira sa labas, ay kayang-kayang gawin ni JP Eram yung mga place dito ni Coach Tim Cone, lalo na't gumagawa pa ito si Eram dito sa TNT Tropang Giga. Ang isa pa nga po sa mga option dito, mga kabrods, ng Barangay Hinebra San Miguel ay ito pong si Yusef Taha, mga kabrods. Ito pong si Yusef Taha ay nasa Alaska Aces, at isa nga po ito sa mga pinagpipilian ng Barangay Hinebra San Miguel, kasi nga eh napaka sipag na ito, mga kabrods, pagdating nga sa rebounds. Ito pong si Taha, at sabi rin dito ng Barangay Hinebra San Miguel ay mas maganda daw kung si Taha ang makuha nila, kasi nga po kung si Eram eh mataas yung value na kailangan ibigay ng Barangay Hinebra San Miguel dito, kung saan eh magkakaroon ng mga star players na palitan dito ang TNT. Kasi nga itong TNT eh, hindi naman farm team ito, mga kabrods. Pero kung si Yusef Taha ang kukunin ng Hinebra dito, eh mababang player lang ang pwede nilang maibigay dito sa Alaska, at makukuha na nila agad ito pong si Taha na 6'8" at talagang hustle player pa, mga kabrods. At ito pong si Taha, eh talagang pinapalakas po ito na Danny Aldeponso, mga kabrods, kasi nga siya ang mentor ngayon ni Yusef Taha, at talagang gumaganda yung laruan nito ni Taha, mga kabrods, sa ilalim, at import stopper pa ito, mga kabrods. So mga kabrods, no, ito nga po, no, isa rin si Poy Eram, ha, mga kabrods. Pero kung ikaw, mga kabrods, sa mga Barangay Hinebra fans, ay sa tingin nyo po ba sino po ang babagay dito sa Barangay Hinebra Center position? Ito po bang si Poy Eram, o ito po bang si Yusef Taha na 6'8" big man? At mga abroad, sa tingin nyo po ba ay ito pong si Christian Stonehardinger ay dapat nga po bang palitan ito ng Barangay Hinebra San Miguel, o wag muna, mga kabroads? Kasi nga eh yun nga, pwede pa yung magamot ni Coach Tim Cone yung mga problema dito ni si Sten sa play nila. So mga kabroads, komento mo lang yan, mga kabroads. Ayon sa reports natin na ito pong si Simon Enciso ay papadaanin lang dito po sa Terra Firma Jeep, at ang destination niya talaga dito ay ito pong powerhouse team na nalaglag ngayong quarter final. So ito nga, mga bros, isa rin ito sa mga trusted PBA insider natin na si Homer Saison, at sinabi na nga niya dito, mga bros, na I have just been told that Simon Enciso is on his way to Hinebra. So it's a move that makes sense for the Hinebra Kings, considering the great Eli Tenorio is getting up there in age and would be a natural to take his talents to the coaching ranks. So mga brods, ito pong si Simon Enciso ay nababalita na ngayon, mga brods, na on his way na dito po sa Barangay Hinebra San Miguel, at papadaanin lang yan talaga, mga brods, dito po sa Terra Firma Jeep. At alam natin na dito rin pumipitas yung mga SMC team dito po sa Terra Firma Jeep talaga. At alam natin na ito pong sina CJ Perez at yung iba pang mga top picks na ito ng Terra Firma ay talagang nakukuha dito ng SMC team. So ito nga, ito pong si Enciso ay syempre alam natin na nasa Terra Firma na siya ngayon, eh baka nga dito nagagalaw ang Hinebra at kunin ang serbisyo dito ng Simon Enciso. At isa pa, mga abroads, ang isa rin sa mga rason kung bakit kukunin ng Hinebra si Enciso ay kasi nga eh papalit na at nagre-ready na ang Barangay Hinebra San Miguel sa pag-alis nga neto ng mga naiwang tungkulin dito ni L.A. Tenorio. Kasi nga may edad na yun, mga brods, ito pong si L.A. Tenorio. At kung mapapansin nyo ngayong season, mga brods, eh medyo nahihirapan na rin si L.A. Tenorio sa mga depensa. Yung mga moves niya hindi na rin ganun kabilisan ang prime niya, kasi nga, mga brods, may edad na talaga. Pero alam natin na si L.A. Tenorio ay alam natin na isang shooter, kaso nga lang, mga brods, yun nga yung sa depensa at yung mga hustle plays dito ni L.A. ay syempre nawala na yun, mga brods, kasi nga may edad na.
Kaya nga gusto na lang kunin ito pong si Simon Enciso, which is mas bata, mas mabilis. At alam natin na deadly rin sa tres ito pong si Simon Enciso, mga abroad. Ang isa nga lang talaga sa pinagkaiba ng ni Enciso at ni LA Tenorio ay yung bilang court general, mga abroad. Kasi nga alam natin na ito pong si LA Tenorio ay magaling talaga ito sa plays at napakakalmadong player, mga kabroads. Kaso nga lang, sana nga makuha ni Enciso yung confidence na ito ni LA Tenorio. So yun nga, mga broads, ito nga po no, Enciso, Tubarangay Nebras, San Miguel. At may naririnig pa nga tayong Romeo Tubarangay Nebras. So komento mo lang ang opinion mo dyan, mga broads. Kasi nga ito pong Ginebra ay alam natin na babawi at babawi ito. At ito nga, gumagalaw na sila sa pagbabago ng kalinang lineup next season. Dito, mga broads, sa kanya pong tweet na breaking, Kuliglig whispered me that Ginebra might revive their fabled fast and furious tandem, but this time with new personalities. So mga broads, kung matatandaan nyo, syempre alam na to ng mga Ginebra fans, noong Fast and Furious nga naandyan pa ito pong si Mark Kagiwa, kung saan siya yung Furious, at yung Fast naman ay si JJ Helterbrand. So mga broads, syempre tapos na yung era na yun. So itong Ginebra ay gusto ulit maibalik yung ganyang tandem, mga broads, kung saan gagawa sila dito ng Fast and the Furious 2.0. Kung saan nga ang Fast na dito ay ito pong si Stanley Pringle. So maghahanap na ang Barangay Ginebra kung sino nga yung Furious na tinutukoy nila dito. Pero ayon din ito kay Mr. Snow Badwa, mga broads, at sinabi na rin niya dito po sa kanyang link na snowbadwa.me. So dito nga po niya, mga broads, binabalita yung mga breaking news natin sa PBA. At ito nga sinabi ni Mr. Snow Badwa. So that's Stanley Pringle plus who? So ang sagot nga dito, mga broads, ito pong si Terrence Romeo. So mga broads, so talagang maraming nagugulat ngayon, mga broads, kung si Romeo ba talaga ang kukunin na ng Barangay Ginebra San Miguel. At natutunogan na ito, mga broads, last season pa, hindi lang last season, mga broads, ha? Dati pa ito, mga broads, noong 2019 pa nga narurumor na ito pong Barangay Ginebra San Miguel ay may interest na dito po kay the bro Terrence Romeo. At alam natin na napakaganda ng ginagawa na niya dito po sa SMB. Ito pong si Terrence Romeo, mga broads, ay alam naman natin yung abilidad na ito, mga broads, na isang scorer talaga ang player na ito, which is ang Barangay Ginebra San Miguel. Yan nga po ang isa sa kanilang mga weakness ngayon kung bakit nagkakatalo na sila dito po sa ating season 46. At nagproblema talaga, mga broads, dito ng Ginebra yung scorer talaga. Wala nga po kasi silang legit shooter ngayong season, which is yung palagi nilang sinisisi, mga broads, ito pong si C-10. Pero kung makikita mo yung mga stats na ito ni C-10, mga broads, medyo maganda naman yung mga pinapakitang stats na ito ni C-10 ngayong season, kung saan kumakamada ito ng 14 points per game, 10.3 rebounds per game, at 2 assists per game. So medyo maganda naman, mga broads. Yun nga lang, ang isa nga talaga sa kulang ngayon ng Ginebra ay yung alalay kay C-10. Alam natin, mga broads, nandyan na si Pringle, kung saan siya isa siya sa mga best scorer ngayon ng Ginebra. Pero kulang na kulang yan, mga broads, ayon din ito kay Coach Tim Cohn. Kaya nga ito pong si Romeo, mga broads, ay possible talaga itong makuha ng Barangay Ginebra San Miguel. So ito, mga broads, ayon rin po ito sa mga reports natin. Syempre alam natin na maraming nagtataka kung si Romeo ay kukunin ng Barangay Ginebra San Miguel ay sino naman yung bibitawan dito ng Ginebra. Pero komento mo lang ang opinion mo dyan, mga broads, at iisa-isay natin yan. So salamat po sa panonood, mga broads. This is Overrated Highlights. Yun lang, I'm out. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears.